Ang isa pong palatandaan, if you may listen, ang isa pong palatandaan na tutungan tayo ay mayroong kaligtasan. At tutungan tayo ay sumuko na at nag-design na sumunod sa Diyos. Ay ito po. Simple lang po. Kaya makikita po natin kung isang Christian na hindi pa talagang naunawaan ang kaligtasan. Kasi pag naunawaan po natin ang kaligtasan, kahit na ano ang mangyari, hindi tayo bibitaw. At hindi po tayo para bang lonely, lulubog lilitaw. Lilitaw pag medyo magandang panahon, lulubog pag medyo may tagulan at tagpapagin. Hindi po ganun. Naalala niyo na po siguro, ang dami na ito, marami sa inyo nakarinig dito. Ang buhay po ng Kristiyano ay parang aeroplano. Once you take off, hindi pwede break. Kasi pag nag-break ka, mahuhulog ka. Alright? Kapag may katabing, kumusta ka na? Wala kang pinag-iba. Kasi po yung ating pong, I'm so blessed. Pagka, kung tininan ko po yung ngayong linggo, yung chat ng music team sa Facebook, sabi ko, parang nagpusap-pusap kami. Hindi ko man sila pinakausap, bakit alam nila kami yung mensahe. Kasi ang tatalakayan po natin yun ay tungkol sa kumusta ka at kumusta ang iyong pagsunod sa Diyos. Yun nga lang, sa masamang palad po, kasama ang palad, kaya po natin na dali. Yung ating laptop, medyo kagahan na, pinadala ko, pina-upgrade ko. Ang magandang balita, yung mensahe ko ngayon, nakatapos ng Wednesday, Webes, nare-review ko. Friday, nare-review pa rin. Nung binigay ko at ipa-update ko, lahat po nabura. Wala po talagang trace kung nasaan siya. At wala, ito ngayon yung nag-update. Kaya, I will be speaking from my heart. In moments like this, kung gusto niyo po ng title, ang nakalagay ko sa title, ito lang po hindi ko nakalimutan, Your Wish is My Command. Pakitempo yun. Si Lord po, maraming wishes sa buhay natin. Do we make the wishes of God for us our command? Ano kung babasahin? Kasi natin kung wish yung promises. Ano kung babasahin lang po natin ang Biblia? Hindi po natin mabilang kung ilang pangako, mga wishes. Ano bang Tagalog sa wish? Mga hindi pala wish, mga pangako ng Diyos sa buhay natin. And if only we will make every promises a command to us, our life will be different. Parang lang kung kinanta natin kanina, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Para bagay sinasabi natin, Lord, susunod ako sa iyo. Kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo. Kaya alam po natin, sa buhay po natin, hindi po yan talagang totoo. Tama po ba? Umamin na kayo, ha? Ano kayo? Pinagkakaroon ko rin yan. Pero ano po, kailan ka matututo? Kailan tayo matututo? Everything. Lahat po tayo mayroon mga pangarap. Meron tayong sumabot. Pero alam niyo ba, na lahat po ng ating kagustuhang abutin ay meron pong mga requirements na kinakailangan natin ibigay.
Tama po? Parang hindi po, hindi kayo makakulit. Amen? Kung meron kang abutin, meron kang ibibigay, meron kang bibitiwan, meron kang tatalikuran para makakulit mo yung isang bagay na gusto mo. Hindi naman po pwedeng, ano pa, sabi po ang kamay? Hindi po pwede. Kung gusto mo mag-asawa, you have to let go of your singleness. Kaya pala, kahit may asawa na, hasta ang single pa rin. Kung umuwi gabi, hindi alam na meron palang pamilya. Mali ba na lang ang trabaho ng gabi? You have to give up something so that you have... Kapitin mo, tabi yung asawa mo natin. No? Mukhang hindi mong pag-inigay pa rin singleness na. Ilang taon na tayong magkasama. Para bakal single ka pa rin ng tanong yun. There are, minsan po meron tayong mga pangarap. Kapag tayo nagkasama na, pinakala natin yung talipuran. Kasi ngayon meron na tayong kasama, mukhang imposible na abutin ang pangarap niya. Parang ganito po yun. Di kasi gusto ko talaga mag-approve, iiwan. Ay, wala naman siguro gusto mong approve. Iwan ko muna dito. Ito, para po sa akin, kung gusto niyo pong mag-approve, mag-approve na kayo hanggang kayo ay mga binatag dalaga pa. Pag nag-asawa na kayo, stay put. What God has put together, let not God put asunder. Or even you, or even deny. Kasi minsan, yun, kasi yun mo kang kiti, doon ka rin yun eh. Sabi ni Lord, ay hindi mo ba alam na temporary separation will eventually lead to permanent separation. Di ba nangyari na sa inyo? Ay, okay po. Your wish is my command. Ganoon po tayong babasahin. I think nabasa namin ito sa ang gabi, ang Sunday ng gabi. Matthew 8, sa loob ng aming binasa, pero yung umaga po, gusto pong tinan natin. Sa Matthew 8, verse 5 to 13. Ito po yung tungkol sa isang simpuryon. Ang simpuryon po ay isa pong rango ng Roman soldier kasi during that time, kapanahonan nito, ang buong Israel ay sakop ng Roman soldier. Ang isang centurion po ay meron pong at least 100 sundalo na under sa kanya. Pero parang ganito, para siguro ako isang centurion dito. Kaya siguro nagsimulat. Sumayin po natin, itong tao ito medyo may kapangyarihan. Pasahin lang po natin. Ang isa sa verse 8 ng Romans, ng Matthew. Verse 5 ng Matthew 8. Anong message? ASB, meron kang ASB? America's Version? NIV. Lupit naman, ang bilis naman. NIV. Ang bilis talaga. Bilis talaga pagkapokin. Bilis. Basahin lang po natin. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Pero yun po, isang sundalo, may katungkulan, humingi ng tulong. At hindi sa isang Romano, o hindi sa isang Pudyo. Mukhang kakaiba yung pwede mo ito. Kasi nung kapanahon ko yun, hindi ka makakakita ng isang Romano na hihingi ng tulong sa isang Hudyo kasi ang tingin nila sa Hudyo, sila kay mananakot eh. Kung pwede silang tumawag sa isang Hudyo para magpabitbit, alam mo, mayroon silang dalang, di ba kaya sinabi ni Jesus Christ, if a man asks you to walk with him for a mile, go with him for 2 miles. Hindi pong sabihin ang konteksto po doon. Kasi ang mga Romano, pagkakita sila ng mga Hudyo, at sila may dipit, tatawagin ka, stoy, bring my luggage. Tapos siya magdala. Ikaw magdadala ng dipit niya. Pero ito, ibang klase. Mananakot, pero humingi ng tulong sa kanyang sinakot. Right? Verse 6, Lord, sabi niya, my servant lies at home paralyzed
an incredible suffering. Aba, hindi na siya humingi ng tulong. Mamaya ka na sa mga. 7. And Jesus said to him, I will go and heal him. Pas mo na tayo dyan. Bakit kaya sinabi ni Jesus Christ, I will go and heal him? Walang kakundangan si Jesus Christ. Kung narinig niya na itong sinturyo, meron pa mga ilangan, sabi niya katpapipupot ako doon. Ano kaya? Antay lang. Kasi alam po ni Jesus Christ, itong tao ito may katungkulan. Bagamat ako ay anak ng Diyos, dahil ako ay nandito sa lupa, I am under His authority. Alright? Si Jesus Christ pala, alam niya rin kumingin sa mga over Him pagdating sa pamahalaan. Kaya sabi niya, I will go. Okay, pupunta tayo doon. Kung mag-alala, pupunta ako doon. Kapagalingin natin yung iyo, sundalo. At kakaiba rin po yung sundalo nito, meron siyang malasakit sa mga tao niya. Pag sinayon po natin yung malasakit, deep, imbisin na lang natin, pangit pagkakanalo, eh, malasas, may sakit pa. Imbisin na lang natin, deep, concern. Malalim na malas. Deep concern. Next verse. The centurion replied. Sabi ng centurion, Lord, huwag po kayo. Hindi naman ka nakalaman pumunta. I don't deserve to have you come under my roof. Lord, huwag na po kasi marumi po ako eh. Pero sa kabila po ng kanyang karumihan, makita po natin ang kanyang paghihirang, tiwala, pagsunod, pagpapasakop. Maraming ang sinpuri na ito, matagal na siyang nag-decide, I will follow Jesus. Ang sabi niya, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word. Sabihin mo lang, your wish is my command. Sino po nagsabi sa inyo? Nakapagsabi sa inyo? Sabihin mo lang, it is good as that. Baka wala pa sa atin ganun, no? Dito minsan, ano po, lumalabas na yung likid ng nag-uutos, wala pa rin kumikilos. Sabi po dito, but just say the word, and my servant will be healed. Next verse. For I myself, pinaparami yung tao ko, yung simple for I myself, am a man under authority. Naunawaan ko po yung chain of command. Ano man ang sabi sa akin ng aking commander, kahit hindi may paliwanag kung paano kong gagawin yun, gagawa ko ng parang para masunod yun sa anumang pamamaraan, sa anumang discovery, gagawin ko, masunod lang yung inutos ng aking commander. Aha, tapos sabi niya, with soldiers under me. At yun din ang tinuturo ko sa mga tauhan ko, tuklo sa tingin ko, wag ko lang kung gagawin ko, paano kong gagawin, basta inutos ko gawin mo. Di ba ganyan sa mga military sa police? Ano? Hindi naman tanong, paano ko? Hindi ko alam. Kung nag-police ka pa, nag-military ka pa, hindi pala na. Sayang yung training mo. And I want to see, and I want to put in my heart that now I am standing before Christian soldiers. Sinasabi ko sa isa, umalis ka, tatako yan. Pag sinabi ko naman, pumarin ko, pagkakaripas yan. Pag sinabi ko, gawin mo ito, ay siguradong gagawin niyo. Next. When Jesus heard this, He was, iba ganun ang mukha ng aston. Tapos kumaligid siya sa kanyang mga kasama. Astonished and said to those following him, di ba? Yung pag sila iba natin following, nasa harap, nasa likod. Para nakaganyan, kausap niya dito, marinig ang,
yung mga Christian soldier, pero narinig mo yun, hindi yung Christian soldier, pero alam niya. Alam niya na dapat yung wish ko, kumano nyo. Aha? Have you really decided to follow me? Pero yun, hindi ba niya sinabi na, isa, pero alam mo na. Hello? I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Next. I say to you, ito po nakakabahala. Pag hindi pala naging tuman sa ating, ang dating sa amin ng mga sinasabi ng Diyos ay hindi parang utos na kinakailangan sundin. Ito po nakakabahala. I say to you that many will come from the east and west. Una, maganda ito, ang sinasabi ni Jesus Christ. Alam niyo na dahil sa tao nito na hindi kilala at hindi kalain ng mga Hudyo, dahil sa kanya, maraming mga tao sa iba't ibang dako ng mundo, they will take their place at the feast with Abraham. They will, ibig po sabihin niya, they will also be reckoned, sila man din ay tatawagin mga tapat, faithful. Feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Yung next verse po ang nakakabahala. Next verse please. But the subjects of the kingdom, uy, ito po yung mga nakarinig, mga nakaunawa, mga nakakaalam kung anong pinapagawa ni Lord. Matagandang nangutusan at nagpapakutong. Ha? I pray that this will be a warning to us. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Yung mga nakakaalam, yung mga nakakarinig na hindi nagpatuloy, they will be thrown out of the kingdom of God. Para sinasabi po ng Panginoon, if you don't make my wish your command, you have no part in my kingdom. You will be thrown out. If you hear these words and say, I don't care, don't worry, you will be thrown out of the kingdom. Dahil nakasama ka sa original ng mga tao na nakatanggap ang focus ng Diyos. Kaya nga, your wish is my command. Panalangin ko po na sa umaga nito, sa ating pong pag-uwi, talaga kung mag-decide tayo, Lord, I have decided to follow you. I will make every wishes, your every wishes, my command. No turning back, no turning back. Kahit Lord, ano mangyari sa buhay ko, magpapakuloy ako kung kinakala ko kong ikagapang ko, hindi ako magpapapagod. Amen? Hindi po kaya sa akin. Ang Diyos po hindi interesado kung ikaw ay religious ang tao. Ang gusto niya, meron ka talaga yung relasyon sa akin. Kasi ang pag ikaw ay religyoso, hindi mo susundin ang kalooban ng Diyos. Pero kung ikaw ay may relasyon, ay ibang level ang pagsipigurata sa Diyos. Amen? Amen ba? Kasi pagka-religious, pwede ka pagkapunta ng church, medyo grabe pa ito. Kumusta ka? Kasi nagniwala ka sa more talk, more mistake, less talk, less mistake, no talk, no mistake. Kaya pagka-religious ka, parang mistake. Sabi ko kanina, lahat po ng ating mga pangarap, mga gustong abutin, they will always come with a requirement. Ang mga pangako po ng ating Panginoon sa Kristo sa buhay natin, they are free for you to believe. But they will also require requirements from us.
The greatest requirement that God, ang pinaka mahalagang prerequisite, di ba requirement, Tagalog prerequisite. Na hinihingi po ng Diyos mula sa atin ay yung ating totoong pagsuko sa Kanya. Sa English po, submission. How are you submitted to God? Gaano po tayo nagpapakilalim sa ating Diyos? Kadalasan po, yung ating pong pagsunod, yung ating submissiveness, ay nasusubo. Kasi ang bawat isa po sa atin, meron po tayong kanya-kanyang sariling frame of mind, frame of thinking. Halimbawa, kung si Engineer Rachel Quintero ang bigyan po ng 1 million, tapos si Engineer Pupira po, Engineer Nasarapan po, yung isa kumakain ng kwari po, yun ng kasumina. Si Engineer Jillian Kenneth Erin, Kenneth, bigyan ko ng 1 million. Ito, gagamitin niya 1 million. Gagamitin niya 1 million, pero magkaiba yung kanilang pamamaraan ng pagkamit. Yung pong ibig ko sabihin, ang bawat isa atin may kanya-kanya sariling frame of mind. Siyempre, pagka siya yung binigyan ko, iba din niya. Pag nakawa ka siya ng 1 million, iba yan, eh, diba dapat niya sa akin? Ganun siya eh. Diba? Hindi niyo mo ba lang na ang submission natin kay Lord, sinusuko. Pag ang isang bagay na pinapagawa sa atin ay hindi na naayon sa ating frame of mind. Madali lang po sumunod, madali magpasakot. Pagka okay pa, nasa hukod pa ng ating, di ba, ng ating kukote, ng ating kaisipan, nasa hulog pa, okay lang, saan sumunod? Pero pagka yung pinapagawa na hindi na matangin mo, hindi na yata nahuhulog sa ating gusto, eh, ibang usapan na yan. Pero doon po natin masubok kung tayo nga matala ay totoo, sumubok na sa ating Panginoon. Kayo ba talaga ay nagpapakaanak? Ha? Parang ganito eh. Mag-umpisa ko sa pinakamalaking para sa mga nagtatrabaho, para makita natin kung saan nagtiga. Trabaho. Alam mo natin na sa trabaho mayroon tayong mga deadlines. And usually, yung deadline, isang buwan pa bago yung deadline, alam mo na on that day, deadline ko ito. Tama? Hindi na lang, mayroon tayong mga ugali na, eh, malayo pa naman. Kaya, pakitik-tik lang, pakitik-tik. Tama? Parang sabi niyo, parang ba niya alam? Hindi ganda, ganyan din ako dati. Hindi niyo ba alam na noong mga nakaraang taon, maghanda lang ako ng beses pagkasabi ko ng gabi? Eh kung halimbawa, ganyan lang nangyari, tapos kagabi lang ako naghanda, nakuha lahat, patay na ako. Putin lang pinagawa ko ni Lord. Hindi niyo po ba alam na yung next sa Sunday, kahapon pa lang pinag-pray ko na. Bukas, ihanda ko na. Pagka-artist, lalamanan ko na. Pagka-miyerkules, papradyuhin ko na. Pagka-witness, ilalagay ko na yung mga pointers. Pagka-Friday, pag-pray ko na. Pagka-Saturday, relax ako. Magura man, at least nasa puso ko na. Alright? Ito po, trabaho. Pagdating ng 2-3 araw na lang, saka magkamagbubaho. Kasi may deadline, ang sasabihin ko naman, uy, meron tayong meeting. I'm sorry, I can't attend. I'm busy. Atin ka muna. Babaka ka, 1 buwan muna. Nakita mo, wala ka talaga halos ginawa. Last 3 days, you become busy. Being under Satan's yoke.
Why? Kasi tatlong linggo mahigit, hindi mo ginawa ang dapat mong gawin. Hindi ka nag-submit sa authority. Amen? Saan ang galing yun? Amen, ang galing ko yung espelahan. Ang mga estudyante naman. Diba? Hinirap na iba yung mga trabaho. Ito naman, ang mga estudyante naman. Oh, may term paper. Ang term paper usually, at the umpisa pa lang ng pasukan, alam mo na kung anong mga term paper at kailan ang deadline. Ay, matagal pa naman yan. Pagkakadota, pagluntol, pagkakomputer. Pagdating ng isang linggo na lang, ilang araw na lang, saka ka magbubumaho. Kailis ka ng leader may comment, may cell meeting tayo ngayon ha. Ay, sorry po, busy ako. Ah, ayun na naman. Doon po nag-umpisa yan. Pero sa eskwela, nag-umpisa po yan sa bahay. Anak, magugas ka na. Mamaya na po. Maglaba ka na. Ah, marami susuta naman. Pansahin ka na. Hindi pa ako gutom. Hindi pa nag-umpisa. Kaya mga anak, nagpapaka-anak pa talaga kayo. Dahil ako ba naniniwala, pag hindi natin binato sa tahanan, this will boil down to how we submit to God. Ang lahat kasi, maghahantong talaga sa paanan ng cross, are you really submitted to God? Eh sabi ko lang yung salita ni Lord, eh kung hindi mo kayang mahalin, katabi mo. Maliban na lang kung yan, katabi mo talaga. Last man. Kung hindi mo kayang mahalin mo, kapwa mo, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos? Eh kung hindi mo kayang magpasakot doon sa authority above you, how can you submit yourself to God? And hindi mo natin. At wala rin nakaka-check kung talagang submitted ka ba kay Lord. It's just between you. Kaya nga, di ba, eh, sa amin na lang yun, Lord, kung submitted ka lang. Sa amin na lang, yun lang ang pakialam. Hindi po, may pakialam po ako sa inyo. Yung leader din yun, may pakialam sa inyo. Ganun po ba? May mga bata, sa tahanan pa lang, ayusin nyo na. Pagka sinabing, oh, na map na ba ang sahig? Ayoko po! Akit na nga po sa bubong, imakap ko rin. Yung mga tipong talaga sasabihin ko, ha! Akitan ko yun! O, di ba? Di ba? Ano sasabihin, wow! Akitan nyo yun? Sahig lang, pati bubuhan ni na. Sabi ko sa ipalabas mo nga sa Message Bible. I think sa Message Bible yung verse 13. Think sa verse 13 yun. Matthew 8, verse 13. Okay, ito. Then Jesus turned to the captain or to the centurion and said, "Go! What you believe would happen has happened." Ang pinaniwalaan mo pwedeng mangyari, nangyari na. Minsan hindi lang pinaniwala kay Lord eh. That God really created you to become leader of leaders. Ayaw mo na maniwala ko eh. Kasi nga, hindi ka fully submitted to God. Kaya hindi nangyayari. Hindi ka man kasi maniwala na meron talagang magandang buhay na inyanda ang Diyos para sa iyo. Kaya hindi nangyayari. What? You believe could happen has happened. Eh, ang hirap kasi mag-aral dito. Kaya nga eh, merong requirement na ibibigay. Bakit meron bang requirement na madali-madali? Sino po dito nag-aral? Meron bang requirement sa madali-dali ng requirements? Isang oras tapos niya. Pag-requirement. The higher you go, mas mahirap. Biro mo yung mag-masteral ka, dalawang taon yan, tapos tatapusin lang sa isang
Hindi, kung isang tuwa ka marim. Tatapusin mo yun sa isa ka na ba yung research? Pag hindi ka nakapasa ng research, yung dalawang taon mo, hindi ka makakapasa, hindi ka makakagraduate. Kinakala mo ipasa. Pero dalawang taon yung kalapalang, eh yun ang requirement eh. Hindi ka magkakaroon ng MA, Master of Arts, PhD, requirement eh. At that moment, the servant became well. Believe. Kapag natin po napakalaga na tayo po ay isang titik ni Lord. Right? Hindi po kayo natatong magpakapagal ako. I pray that God will heal my memory. Una, because submissiveness gives us protection. Okay? Because, bakit kailangan natin mag-submit? Because submissiveness will give us protection. Parang natin, sa tahap-tahap na, huwag kang uuwi ng gabi ha, ikaw, ayaw mo mag-submit. O kaya merong halimbawa, merong banta na ng terrorism, anak, huwag ka munang sasali, pupunta sa matataong lugar. Ikaw talaga, talaga gusto mo doon. Pag nagpasabot, sigurado isa ka ng berwarta kung sa mahi papama pa. Hindi ka rin sa mga. O yung term paper ha, ganito. Ipapasa sa ganito, ito, kuya-kuya ka, ayaw mong submit. Ano mangyari? Hindi ka nakapasa. Tapos nung pinatanong ka, kung saan ang pag-aaral ito, magmamag na. Pag na 9 years. Hindi pa rin, bakit? Hindi ka nag-submit. Hindi ka submitted. Submissiveness will give us protection. Tinan po natin. I think it's in Genesis chapter 4. Tungkol po kay Cain at saka kay Abel. Genesis chapter 4 verse 4. Genesis, pakilabas po si Genesis. Ayan. Abel, ang sabi ko niya sa birthday, pagdating ng tamang panahon, ito ang ginawa ng magkapatid. El, time passed, Abel also brought an offering back from the firstborn animals of his herd. Okay? Choice cuts of meat. God liked Abel and his offerings. Bakit nagustuhan ni Lord ang offering? Pagdating kasi ng verse 12, nagbigay naman ni si Cain. Ba't Cain and his offering wala approval? Bakit kaya? Sekreto, si Abel submitted si Cain. Hindi siya submitted. Eh, mabigyan na. Ano? Actually, hindi po ganun. Pinili niya rin yung mga magagandang panamin. Yun nga lang, during this time, para maunawaan natin, during this time, the only yung katanggap-tanggap na naalay kay Lord ay pupa. Ha? Okay? Yun lang, ang prescribed offering during this time ay dapat pupa. Dapat walang rinted, dapat isang taon. Yun po yung prescribed. Pareho po nilang alam niyan, Abel at sa kanika. Eh bakit? Kasi pinukulat sila ni Adan at ni Eva. Pareho nilang alam niyan. Pero dahil sa Abel, ang puso niya submitted kay Lord, sinunod niya. Si Cain, dahil hindi siya submitted, sumunod nga siya, pero hindi niya sinunod ang alipod po niya. Alam natin ang gulo. Paano naging protection niya? Si Abel ang pinatay. Hindi po protection po yung kay Abel. And even though he was dead, his blood cried out to God. That was protection. Eternal salvation.
Si Cain, ako, ano na nangyari kay Cain, ikaw siya ng harta. Sabi nyo, kamo talaga, kung sino man ang dumalo sa iyo, sa 10 beses ng parusa na kanya na matatanda. Si Cain po, nabuhay po siya. In all of his life was not protected by God. Submissiveness will give us protection. Amen? Sa alituntunin ng Diyos, submissiveness, Diyos, sa alituntunin ng Diyos, sa mga authority over us, once you submit, you are protected. Amen po ba? Kaya hindi po ba, pag naglagay, pag tayo pa ng tindahan, anong dapat mong gawin? Ha? Kukuha ka na? Permit. Kasi pag wala kang permit, ipapaksara ng gobyerno niya. Walang protection. Kasi hindi ka nagsubmit. Alright? Kailangan mag-submit para mayroon ang protection. Ganun this is kailangan. Mag-submit ka sa teacher mo. Pagka sinabi ng teacher, okay, Monday to Friday, ito yung prescribed uniform. Submit para protektado ka. Ito yung prescribed herta. Submit para protektado ka. Kasi pag hindi ka nag-submit, pagpasok ng mayroon ng isimang sa, di ba, sa likod ng atako, tatawagin na, kailangan dito. Wala ka na ngayon choice kung yun. Magkakalit ka ngayon sa tingin. Unang muna, hindi ka nagsabit kaya minaprofita ng kagawaan mo. Simple things. Alright? Usually yung mga simple na mga bagay na yan, pag nagtrabaho na kayo, nandudo pa rin yan. Mas malala na yung ginagawa ng Diyos. Amen? Submissiveness gives us protection. Alright? Tanya mo yung katabi mo, tinan mo yung katabi mo. Handa ka na bang magpakilala? Anong sagot niya? Parang kaya ba nang nagsasalita? Anong sagot niya? Oo daw, eh sabi mo, eh bakit pag may meeting, hindi ka pumunta na? Sagutin mo rin, kasi ngayon lang ako naghahanda. Alright po, pangalawa po. Submissiveness will give us provision. Submissiveness brings provision. Hindi pala will give us, brings salvation, provision. Alam po natin ito? Memorize po ng karamihan halos. Isaiah 1:19. Amen? Amen po ba? Amen. If you are willing and obedient. Yung willingness po at obedient, pag pinagsama po yun, ang ibig po yun, sabihin, submitted. If you are submitted, fully submitted to God, you will eat the best of the land. Kasi pwede ka lang tayo mag-obey, pero yung ating willingness, wala doon, hindi po siya submission. Right? Parang ganito ba? Nadali na po ko yan eh. Yung estudyante ako, hindi lang ako submitted. Kasi hindi ko alam ito. Kung alam ko lang yan, ako ipaklasin yung pagiging estudyante ko. Kaya nga, meron akong taunting holding engaged sa mga bata ngayon. Tanong ko bakit? Kasi wala akong nagtuturo sa amin ng mga ganito. Pag nag-tutors kami noon, yung narinig kong lagi yung mensahe, world tomorrow. Bakit tomorrow? Ay, nandito pa kami. Ano namin gagawin ngayon? Nandito kami. Bakit tomorrow yung dinibis? Ano gagawin namin ngayon? Wala akong ganyan. Alright? Di ba mga mabro? Yung matatagal na dyan ng mga bata pa rin naman. Submissiveness gives us provision. Ano ba siya? Ah, nasa college po ako, third year college. Sa aming major, umpisa pala, sabi na lang ng aming professor, hindi ko makalimutan si Eustachio Makulor. Siya po ang aming professor sa geometrical geometry. Umpisa pala, sabi niya, okay, yung inyong requirement, gusto ko magpasa kayo ng wooden na triangle, straight edge, protractor, mga ginagamit sa geometry.
Sabi ko yung matagal na namin. Meron naman kami shop sa Tacloban, matali lang pagkawali. In short, natapos na po ang isang set, hindi ako nakapag-pero, hindi ako nakapasal. Yung mga kapas, kahit pangit, nagpasa sila. Kasi sa akin kasi may mayaba, you know, parang ayaw na. Ayaw ko magpasa ng pangit, pero ayaw ko magpasa ng pangit, pero wala ko eh, pinasa. Ano nangyari? Sir. Sige. Bakit? Hindi ako nagsabi. Sa lahat ko ng aking major subject, doon lang ako may subject na may grado na dalawang beses pinalukot. Tres. So sabi ko, okay na yun. Pero ano kaya kung nagsabihin ka na ako? Malamang baka isa na patuloy. Tapos yung dalawang ganun ano. One point, toko. Dahil hindi ang sabi. Di ba mga estudyante yun ang nangyari sa inyo? Dahil hindi ang sasabi. Uso ba ngayon yung pakiusapan sa mga teacher? Parang kanyang lang, hindi ako naman nakilala ng ganyan. At praise God, he is an engineer now. Wala rin kasi ganito lang, ano? Di ba? It gives us provision. Pag nagsabit ka talaga, hindi ka lang mapapala. Kaya may tabi mo, kaya nga, sumunod ka na. Walang magandang idudulot sa atin pagka tayo ko ay nagmagigas, nagmagaling. Kawawa tayo. Pangilan na yun, pangalawa. Pangatlo po. Submissiveness brings promotion. Tinan nyo po, sino po ang mabilis na napopromote sa opisina, sa trabaho? Yung late pumasok, yung maaga pumasok? Ha? Tapos, late nang pumasok, ang init ng ulan, ano ba yung medyo? Para lang matakpan tayo sa kanila. So, ganun naman, di ba? Submissiveness brings promotion. Kahit nga sa tahanan, hanggang sa bahay na nasa silo ng bahay, kadalasan po kung sino po yung masunurin pag nanghingi, magaan sa loob ng mga abuna. Di ba mga magulang? Wala tayong pinakabura, pero pag hindi ako itong masunurin? Sabagay, dalawang panang, pareho masunurin talaga eh. Lagalat kong may kulang. Puro kaki. Di ba mga magulang, may mga anak na medyo marami-rami? Di ba pagka nangihingi, kung sino talaga yung madalas sumunod, magbilis tutusan, pag nangihingi, ako. Pero itong medyo, magbukas ka na, mamaya na. Diyan kasi nanggalo yung manyana ato. Manyana. Di ba mabilis, madali lang magbigay? Pero pagka medyo ako medyo na. Saan mo gagamitin mo na ang tanong? Saan mo gagamitin? Bakit ang laki? Bakit mo ano ang gamitan mo dito? Bakit? Di ba? Ang daming tanong. Pero pagka mabili, walang tanong-tanong. Nangyari sa inyo? Dahil walang makinabang sa inyo kung kayo ay magpatimot na higas ng ulo. Magpasakot kayo para maging magaan ang trabaho na inyo na mga nangangungo sa inyo. Amen po ba? Amen ba? Amen! Pag tinext kayo, sumagot naman kayo ay, hey! Kaya kung mayroong mantang kayo, isang pindot lang, why? Diba? So, kung tatanong ka bakit, dinitect mo lang yung why. Ano lang yan? WXY. At kung pindot lang pala, why? Pang-apat yung sin. Pag okay naman, hindi. Dalawang pinot lang, tatong pinot. JK, sin. Tingin ko naman, hindi makaka... Hindi ka mapapagod doon. Nang ganun lang. Pagka merong pinapagawa, sumunod.
naniniwala ko ako na wala pong unang-una, wala pong magulang na mag-uubos sa atin para tayo mapahama. At wala din pong leader, maliban ito mo, grabe Lord. Wala din pong leader na mag-uubos sa iyo para tayo mapahama. As a matter of fact, ito pang nakita ko. Leaders can always see in your life that you will never be able to see in your points. Ang hindi pong namupa, ang mga namumuno ko sa atin, meron silang nakikita sa ating buhay na kahit kailan, hindi natin kaya makita. Kaya nga sila binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Naiintay kasi meron silang nakikita sa buhay natin. Ganun po. So learn to submit. So that our life will be protected. Makatanggap tayo ng provision. Walang pinod. At mapromote naman tayo. Hindi maganda na ang buhay natin walang promotion. Tawag po tayo magtapos. Kaya na pa kung si Chef. Last 2 weeks, ay talagang mahirap po na sa buhay, sa amin po, financially talagang gapa. I've been praying to the Lord. May pangako ka, Lord. May pangako ka, Lord. Hindi ako pindito doon sa pangako. Gagawin ko yung spirit. Hindi ako pindito sa pangako. Laking pasasalamat ko dahil tumugon ng Diyos. Kaya nga nalit ako nung Friday. Pag nagkakasal ko pas ako sa labas, hindi ako nanginginig. Pero nag-i-bless din ang labi. Pinigyan ako ng labi. Paalis na ako, ginagawa ako ng tatay, di ba? Pastor. Nakit po, yung invitation niyo pala, naiwan. Ay, hindi namin nag-i-bless. Ba't nag-i-bless yung invitation? Ay, tapos na. Pagdating ko sa bandi, saan ko binasa kayo yung video. Abang sa invitation, meron ko naka thank you. Amen. Pero po ang Diyos. Kung sunod-sunod tayo sa kanya, hindi niya tayo pwedeng pabayaran. Sagot niya tayo. Ang malaking tanong lang ay, are you fully submitted to God? Amen. Last week pa lang po, yung para sa ngayong linggo ito, last week pa lang po, meron akong nangako sa akin. Pastor, magpapadala ako. Dalawa po yung hinintay ko next week. Okay, mamutahan kasi na tumutan na yun sa mga obligations. Obligations ko. Pero ganun po ang Diyos tumugon. God works in ways na hindi natin alam. Kung tayo po ay submitted lang sa akin. Ganun po. Kaya ako sa lahat po ng bagay dapat po pag-usap ko po sa inyo. Sa lahat po ng bagay, ang gawain para sa Diyos ang dapat hindi natin ginagawang pangalawa na lang. Dapat lagi number one. Ano kaya kung unang kung bigyan ka ng Diyos ng sakit kung naman sana para ito ay matauhan. Maganda ka ang trabaho mo. Bigyan ka naman ng Diyos ng sakit para ito ay matauhan. Ang mangyari sa'yo. Ubus po lahat. Make God, or let us make God our priority. Let us make God our priority in every relationship that we have. And let us all be submitted. Pwede po tayo sa kayo. Higit po sa lahat, kayo ang nakakaalam kung anong part ng buhay mo ang hindi nyo pa totally sinusuko sa Diyos. Yung katabi mo, hindi niya alam kung anong part ng buhay mo ang hindi nyo pa sinusuko sa Diyos. Ikaw lang. At ang Diyos.
Matagal ka nang hinihintay ng Diyos na isuko yan. May I ask the visiting, please come forward. Just between you and God. Habang pumangat ka, worship ng surrender. Search. Ask God to search your life, search your heart. May ibahid sa atin yung mga part, bahagi ng ating buhay. Hanggang ngayon, hindi pa natin sinusubo sa atin. God is very gracious to honor you. We will only submit to Him for you. Father, we honor you, we thank you. Hear the prayers, Father God, of your children. And I pray, Lord. I pray, Father God, that you put it to our remembrance, lahat po ng mga bagay sa aming buhay na hindi po namin lumusang isinusubos. Kaya mga bagay nito, Ama, ang siya pong magiging dahilan upang hindi po namin matanggal ang protection mula sa inyo. Upang hindi po namin matanggal ang provision na hindi pong nais ipadalo sa amin. Upang hindi po namin matamasa ang promotion ng buhay na matagal din ako inaalay sa amin. Bring, Father God, your remembrance. Thank you. Thank you. Give you praise.